Yes, magandang araw sa inyo guys. Today, magre-review tayo ng isang product ng Lux Organics, yung kanilang Melt Away Balm, at ipapakita ko sa inyo kung talagang effective siya o hindi. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa channel ko at i-hit mo ang notification bell para ma-update ka every time na mag-upload ako ng video dito sa YouTube. Guys, magkaroon muna tayo ng first impression review dito sa product nila na Melt Away Cleansing Balm. Okay. Actually guys, may dalawang variant tong product na to. Yung isang, yung rose tsaka itong lemon. Pero actually ito lang ang binili ko. So, titignan muna natin kung talagang effective ba siya. And then magkaroon tayo ng final review nito siguro mga after 1 or 2 weeks, no? But today guys, since first impression review siya, so titignan lang muna natin kung ano yung magiging effect niya ngayon dito kasi first time ko pa lang siyang gagamitin. Disclaimer nga pala guys, hindi po ako dermatologist, hindi po ako skin expert. Gusto ko lang po na i-share sa inyo yung experience ko regarding sa product na to. And pwedeng mag-work sa akin to, pero pwedeng hindi siya mag-work sa inyo, or pwedeng hindi siya mag-work sa akin, pero pwede siyang mag-work sa inyo. So let's start guys. I-open na natin tong product na to and then start natin siyang gamitin. Okay? Wait lang, kuha lang ako ng gunting. So kanina nga pala guys, naglagay ako nitong Maybelline Fit Me, no? So kaninang umaga nilagay ko to, then check natin kung talagang kaya niyang tanggalin to dito sa face ko. Okay, so una, basahin muna natin tong packaging niya. Then tingnan muna natin kung ano yung nakasulat dito. Then bago natin kunin yung laman sa loob. So, dito guys, nakalagay naman dito sa front niya yung Lux Organics. Tapos, yung variant niya na lemon, kasi dalawa nga to, isang rose at isang lemon. Then, ang clean niya dito is, it melts waterproof makeup, deeply cleanse away impurities, leave skin supple and hydrated. So, nakalagay din na alcohol-free at paraben-free. So, nakalagay din dito na it is made in Korea. Then, dun sa gilid niya guys, may nakalagay na vegan, hypoallergenic, mineral oil free, paraben free, sulfate free, and cruelty free. Then, dun naman sa likod niya guys, nakalagay dito na it gently removes all traces of dirt, dust, and makeup to leave your skin looking brighter and radiant. It contains fragrant lemon extract for rich hydration, yet won't clog pores or leave a greasy residue on your face. Then nakalagay din dito yung how to use, yung caution, and then yung kanyang ingredients. So, this is 50 grams. Hindi ko sure kung ilang months to tatagal sa akin. Okay, so buksan na natin guys. So, siya. Ito yung tsura niya. Check natin ngayon guys kung talagang matatanggal niya yung Maybelline Fit Me na nilagay ko kanina sa face ko. So pag binili nyo nga pala siya guys, meron siyang kasamang spatula. So pwede nyo siyang ganyan. So kuha lang tayo ng ganito kadami guys, then ilagay na natin siya sa face natin.
So yan guys, no? I-ano-ano lang natin siya. Pahit-pahit lang. Tignan natin yung effect niya mamaya. Kung talagang makukuha niya lahat ng dirt dito. Actually guys, yung amoy niya, mabango siya, pero mild lang yung amoy. Talagang amoy citrus. And pag pinapahid mo siya, talagang very oily. Parang kung nagpapahid ng oil sa mukha. Pasensya na pala kayo guys, meron akong tigyawat dito. Yan. So afternoon guys, magwa-wash lang muna ako ng face at tanggalin ko lang muna siya, and then sasabihin ko kung ano yung feeling ko after niyang mawala dito sa mukha ko. Okay? So okay guys, ayan, natanggal na, nakapaghilamos na ako ng mukha. So natanggal ko na siya sa mukha ko. Then para malaman natin kung talagang natanggal niya yung lahat ng makeup na nandyan sa mukha ko kanina pang umaga, gamit tayo ng toner. So tingnan natin kung merong sasama dito sa bulak na mga impurities, merong pang dirt na kanina pa nakalagay dito sa mukha ko. Okay? Okay guys, tingnan nyo po. May konting dirt pang natira. May konti pa siyang dirt na natira, pero hindi na ganun ka visible. Actually guys, natry ko na po kasi na maglagay ng Maybelline Fit Me, and then nagwash ako ng face ko, ginamit ko pa yung St. Ives 3 beses, and then nagtry akong mag-toner. Ang dami pa rin naiiwan dito sa mukha ko yung hindi natatanggal kapag ka naghihilamos ka. So far, masasabi ko, maganda naman yung performance niya kasi hindi masyadong nahalata dito sa bulak eh. No, hindi katulad nung last time na naghilamos ako, and then nag-toner ako, napansin ko, nandun pa din, ang dami pa rin na nakadikit na foundation sa mukha ko. Okay? By the way guys, no, ito nga palang video na to, itong review na to, hindi to para sa mga makikinis sa mukha. Kung titignan nyo naman yung mukha ko, acne prone po ako, extremely oily yung mukha ko. So sana guys, yung makapanood nitong video na to, eh, yung makakarelate talaga dun sa parehong skin condition na meron ako. So ayan guys, tapos na natin siyang reviewin. And bibigyan ko naman kayo ng final review nito, siguro after ng mga ilang weeks ko siyang gagamitin. Okay? So, see you guys sa next video ko, and hopefully magkita-kita tayo. Bye!